Iba pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alin namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagtitipon natin sa pagdedebosyon ngayong unang Biyernes ng buwan ng Setyembre, itaas po natin sa ating mapagmahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga panalangin, ang ating mga pangangailangan at kahilingan. Itaas din natin sa poong Jesus Nazareno ang ating Santo Papa Francisco na ngayon ay bumibisita sa ibang mga bansa dito sa Asia. Nawa ang kanyang paglalakbay ay maging matagumpay at mapayapa. Sa simula ng ating pagdiriwang, pagsisihan po muna natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo, at katiwalang ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao, ni ako may di humahatol sa aking sarili.
walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil at mananahang kang lagi sa lupain. Pagkat iyong bayang wasto ang gawain ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal,
saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ng alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Papuri at pasasalamat sa Poong Hesus Nazareno na nagtipon sa atin ngayong umaga dito sa Quiapo upang magpasalamat at ibigay natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Palakpakan po natin ang mahal na Poong Hesus Nazareno. Sa umagang ito, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, hindi lamang mahalaga ang biyaya, kundi mas mahalaga ang sisidlan ng biyaya. Hindi lamang mahalagang humiling ng biyaya sa Panginoon, subalit mahalaga rin alamin saan mo inilalagay ang biyaya. Sapagkat kung sa maling sisidlan o sa maling lalagyan inilagay mo ang biyaya, masasayang ang biyaya. Kaya nga dapat sa umagang ito, wag lamang nating ipagdasal sa Panginoon, Panginoon, ibigay mo ang biyayang hinihingi ko. Ipagdasal din po natin, Panginoon, nawa ipagkatiwala at ilagay ko ang biyayang ibibigay mo sa tamang sisidlan. Ibibigay niyo ba ang biyaya sa taong hindi mapagkakatiwalaan? Kapag ibinigay mo ang biyaya sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan, lulustayin lang niya yan. At sayang ang biyaya. Ibibigay ba ninyo ang inyong pagmamahal sa isang taong lolokohin ka lang? Sayang ang inyong pagmamahal. Kaya mga kapatid, mahalaga sa umagang ito, huwag lamang ipagdasal ang biyaya. Ipagdasal at ipanalangin din natin, Panginoon, sana ay mailagay ko ang biyaya sa tamang sisidlan. Noong bata pa po ako, ang akin pong nanay ay katekista. At ang nanay ko dahil siya ay katekista, mahilig ho siyang magbasa ng Biblia. At yung kanyang Biblia ay laging naroon sa aming bahay. Paminsan-minsan, binubuklat ko ho ang Biblia. Aba, nagugulat ho ako, pagbukas ko ng Biblia, may 20 pesos. Sabi ko, biyaya ang 20 pesos. No? Kaya tuloy, nakaugalian ko, buksan ang Biblia dahil palaging may 20 pesos. Minsan, hinanap ng nanay ko sa bahay, nasaan ang mga 20 pesos sa Biblia ko, no? Yun pala nakuha ko na, no? Pero buti na lang at nailalagay ng nanay ko sa tamang sisidlan, no? Siguro kung nilagay niya yon sa ibang lalagyan ay nailustay lang niya. Pero naitago niya sa salita ng Diyos na kapag merienda na ako, nakapagbasa pa ako ng salita ng Diyos.
At kaya siguro naging pari ako, no? Dahil panay ang buklat ko ng Biblia, no? Salamat na lang sa nanay ko at nailagay niya sa tamang sisidlan. Buti na lang hindi niya pinangtong its ang 20 pesos. Buti na lang hindi niya inilustay ang 20 pesos na ilagay sa tamang sisidlan at nagbunga naman ng aking pagbabasa ng salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, huwag lamang nating ipanalangin ang biyaya. Ipanalangin din natin, Panginoon, mailagay ko sana sa tamang sisidlan, sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang sitwasyon ang iyong ibibigay na biyaya. Sapagkat kung sa maling sisidlan ito mailalagay, ay masasayang mailulustay ang biyaya. Kaya mga kapatid, sa Biyernes na ito, ay pinapanalangin ko rin, sana tayo rin ay maging mga handa na sisidlan na gawin ng Panginoon. Baka kasi hindi natin pinaghahandaan ang biyaya, kaya hindi na ibibigay sa atin. At kung maibigay man sa atin ang biyaya, nasasayang. Kaya kung may panalangin tayo na biyayang hinihiling natin, sana hilingin din natin sa Panginoon, Panginoon, gawin niyo po akong nararapat na sisidlan ng biyaya. Kung may ipapadala ka man na biyaya sa akin, Panginoon, makita ko sana na ito'y biyaya galing sa iyo at sana ito'y hindi masayang sa akin bilang iyong sisidlan. Mga minamahal na kapatid, ito po ang panalangin ko sa Panginoong Jesus Nazareno para sa inyong lahat, na hindi lamang tayo pagkalooban ng biyaya, kundi gawin niya tayo bilang mga nararapat at tamang sisidlan ng kanyang mga biyaya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno,
hawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng Mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, tawaan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Mahal na Poong Hesus Nazareno ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nakayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at inapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat. Buhay na dalisay, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang pagkakaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkantauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapwa ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kagitasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kagitasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birkeng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ay tulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Buhay mo'y iningalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oh, Jesus, Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ilahalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko, ang sampo at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, niyo itong kainingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa.
Panginoong Jesus Nazareno. Patnubayan niyo po at nawa at gabayan ako. Ligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Kung Jesus Nazareno ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko, ang samkot na sal sana'y pakinggan mo ang mapawi ng mga paghihirap ko. Kung Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal na'y nadarama po ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinatutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at kasalantanan sa sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiliyan. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muli naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa dambana ng poon Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumuhok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumuhok, paaring bisitahin image. His message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account. YouTube account. Instagram account. Threads account. XO Twitter account. TikTok account. Maging mapanuri po at pag-ingat sa mga peke at mapanlinglang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa,
wiwisikan po ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diba poong Jesus Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunuwalhati ka namin.